What's up, internet? Maraming good tech advice sa internet, lalo pa na galing sa Hardware Sugar. But this video isn't about good tech advice. Yung video na to, tungkol sa not following good advice. I also like to live dangerously. Nakakatamad kasi paminsan sundin yung advice na yan. Alam mo sino yung tamad? Nasira ba na component or nabawasan ba performance ko kasi hindi ako sumunod sa good tech advice? Alamin natin, pero yung di ka talaga dapat tamarin is sa pag-activate ng Windows mo. Bibili ka ng PC, most likely kailangan ng Windows. Pero saan ka kukuha ng legit Windows? Daming options, daming prices. Akala ito. Buti na lang, may cdkeyoffers.com. Madali lang ang order! Search for the software you need, add to cart, daan ka sa payment options nila. Wala pang 5 minutes, finished! May legit working CDK ka na para sa Windows mo. Gamitin lang aming code para makakuha pa ng discounts. Kaya kung naghahanap ka ng legit, mura, at original software, check out cdkeyoffers.com! Unang good tech advice is follow the QVL. Ano yun? When you buy RAM, may QVL list yan. Basically, sinasabi ng manufacturer ng RAM na, oo, na-testing ko na to sa iba't ibang motherboards at yung mga pumasa, dinigay ko sa isang listahan. Yun yung qualified vendor list or yung QVL. So dapat, pag bibili ka ng RAM, check mo muna kung nasa QVL ba yung motherboard kung saan ma-i-installan yung RAM. Yung QVL, yung guarantee nung brand na yes, dapat 100% compatible yung RAM na yan sa motherboard na yan. So that's the good tech advice. Pero to be honest, pag ako bumibili, di na nga ako tumitingin sa QVL. Usually, pag DDR3, DDR4, you know, these are tested technologies. Medyo kung DDR3 RAM, any DDR3 board, pwede naman. DDR4 RAM, any DDR4 board, pwede naman. So I've done it. I've never actually looked anymore at the QVL list. Binibili ko lang yung RAM na kailangan ko or meet sa budget ko. Never naman ako nagka-problema. That said, dapat talaga check mo yung QVL para lang sigurado. On a practical level, it will most likely work kahit wala yung motherboard sa QVL. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga matest ng brands lahat ng mga motherboards on the market. For example, na-release yung RAM nung 2019, tapos may bagong board sa 2020. Aasikasuhin pa ba nung brand na, uy, check natin yung luma naming RAM dito sa ano. Ang daming mga products na palaging lumalabas sa market. It's really impossible for the brands to constantly update the QVL lists. Kaya on a practical level, for DDR3, DDR4, usually okay ka na. But, to be safe, the general tech advice, which is good advice, is to always check the QVL. Itong next advice, dapat sundan ko talaga, pero hindi ko pa rin sinusundan. Pansinin mo yung plug para sa computer mo, dapat may third prong yan. Kung wala, tinanggal yon. Pwede ba tanggalin yon? And dapat mo bang gawin? Karamihan ng mga devices na nasa metal casing may third prong. And that's the grounding prong. Safety device yon, kasi takot yung mga designers na baka may magulo sa loob ng case or ng device. Baka may live wire na tatapat dun sa metal case. Live wire with a metal case, magiging electrified yung case na yon. Ano mangyayari? Pag hawak mo dun sa case, masashock ka, and depending on how much power is flowing through that case, you could be seriously hurt, or knock on wood, maaring mamatay ka talaga. Yung function ng grounding prong is to prevent that happening. Yung excess current magfo-flow through the grounding prong and then to your breaker. Magte-trip yung breaker, wala nang kuryente at all, hindi ka masasaktan. So totoo, mahalaga talaga yung grounding prong for your safety. If something's loose inside your case and your case becomes electrified because of it, the grounding prong will send that current to the breaker, tripping the breaker, and everything in your place will lose power. Safety ka. Pero paminsan tinatanggal yung grounding prong kasi maraming residential and office places dito sa atin, 2-slot lang talaga yung wall outlet. Walang butas para sa grounding prong. Paano mo naman gagamitin yun?
either kumuha ka ng adapter para yung 3-prong device mo magiging 2 slots na lang, or tanggalin mo lang yung grounding prong from the electrical plug. And to be honest, kahit may butas para sa grounding prong, kung hindi tama yung electrical wiring mo sa bahay, baka butas lang yun. Wala palang grounding route all the way to your breaker, and actually that should go all the way into the ground. Literally, nakabaon yun sa lupa. Yun yung close ng circuit. From your device to the grounding prong, all the way down, as it passes to the ground, magtitrip dapat yung breaker. That is kung tama yung pagka-wire sa bahay or sa office mo. So maraming question marks dito sa atin kahit naka 3-prong wall outlet ka, kung gagana ba talaga yung grounding prong. But among all of the good advice that I don't follow, ito talaga dapat sundan ko. It's really for your safety and for your health, so I really don't advise skipping or removing the grounding prong. As much as possible, guys, gamitin natin yung grounding prong. Maghanap tayo nung 3-prong outlet na gumagana, na talagang mag-ground. Isa pang good advice tungkol sa kuryente is don't overload your extensions. Mabilis mangyari ito sa computer kasi usually ang daming peripherals ng computer na kailangan rin ng kuryente. Usually, may monitor, may speakers, may router, may printer. Yun pa lang ang dami ng nakasaksak, nakasabay dun sa computer mo. And in most setups, naka-extension cord lang yun. Lahat yun nakasaksak sa isang extension cord. Tapos yung extension cord na yun, nakasaksak sa isang wall outlet lang. Ako nga, hindi nga ako gumagamit ng extension cord. May nahanap akong extension ball sa isang hardware store, and these are quite common. Yun, your wall outlet becomes parang +4 or +5 depending on how many sides your extension ball has. And yun yung ginagamit ko. It's generally not advised because the more appliances, the more devices you have on one extension cord, the higher the risk of short circuits, the higher the risk na ma-overload yung isang extension cord na yon. But not gonna lie, yun nga, ito yung setup ko sa bahay, naka-extension ball. Most of my primary things are just plugged into that one ball. Medyo naiinayang ako. I'm not entirely comfortable using it like that. Pero matagal ko na siyang gamit. Thankfully, wala pa naman nangyayari na may sumabog, nagka-short circuit or anything. But this is really not an ideal setup. If you do need to do something like this, at least try to get a heavy-duty extension cord, extension strip like from Panther, or an AVR. Although yung mahirap sa AVR, paminsan konti lang na rin talaga yung mga sockets niya, and you have so many devices to plug in na nauwi rin sa extension strip kahit may AVR ka. So di ako magsisinungaling, this is again good advice that I don't follow. Medyo alanganin, pero mas alanganin talaga yung not to use the grounding prong. Yung isa pang good advice is to regularly repaste the thermal paste on your CPU. Over time, tumitigas kasi yung thermal paste, hindi na ganun kaganda yung transfer of heat from the CPU to the CPU cooler. Here at Hardware Sugar, we usually recommend at least once a year, pasok ka, may general cleaning service kami, cable management na rin, i-repaste rin namin yung thermal paste at CPU. Yan yung advice namin. Pero ako personally, to be honest, ilang taon na hindi ko pa nare-repaste yung thermal paste sa CPU cooler ko. And again, kasi nakakatamad eh. I mean, yun, that's why people come to us na nagbabayad para mag-cleaning, para mag-repaste. Because it is a big chore on its own. Siguro isang hapon yan, 1 to 2 hours. Especially kung mabusisi ka, natatanggalin mo talaga lahat. Lilinisin mo na rin yung interior ng case. Tapos repasting. It does take a bunch of time. Kaya yun nga, yung personal rig ko sa bahay na ginagamit ko for all of my personal needs. From gaming, to editing, to work. Ilang taon na yan na hindi pa nare-repaste. Works fine, no problem. Although, yung CPU cooler ko kasi Noctua, so yung thermal paste din Noctua, ibang klase din talaga yung quality ni Noctua. Kaya hindi ako nagtataka na kahit ilang taon na, okay pa rin yung performance. For less quality thermal paste, siguro makikita mo talaga yung degradation in performance at kailangan talaga i-repaste. So bottom line, pwede ka tama rin sa advice na to kung medyo maganda rin yung quality ng CPU cooler and thermal paste na ginamit. Pero kung medyo alanganin ka dun sa cooler mo at thermal paste mo, makakatulong talaga yung regular repasting. Finally, last advice I don't follow is to update regularly.
Karaniwan mo yan narinig sa maraming tech enthusiasts, maraming technicians. Update Windows, update your graphics drivers regularly. Dati magandang advice yan, pero medyo borderline na siya ngayon. Yung Windows kasi paminsan mag-update, tapos hindi good yung update. May masisira sa computer mo. Ang dami na naming nabalitaan sa shop na the computer was fine before the update. Pagkatapos ng update, yun, nawalan ng Wi-Fi, nawalan ng LAN connection, biglang unstable na si Windows, biglang kung ano-anong weird errors yung lumalabas. Dati hindi nagbibisod, pagkatapos ng automatic update, nagbibisod na siya or nagka-crash na siya. Windows updates are not what they used to be. So personally, I don't update unless security update talaga siya. Yung talagang medyo delikado, may vulnerability na nahanap at na-patch. Ganun din yung philosophy ko sa GPU drivers. Dati, okay, latest version, auto-update, yes, you're good to go. But there are so many games now, so many applications na hindi na talaga nasusundan ni Nvidia tsaka ni AMD. Sometimes, a new update will be good for certain games, but you might see decreased performance or even instability in other games. Kaya ako, hindi ko na siya in-update unless chinecheck ko talaga yung patch at nakikita ko na, ah, itong game, dinalaro ko to, at kita talaga yung performance gain or yung stability gain if I move to the latest version of the drivers. Kung di ko naman linalaro yung game, kung wala naman akong interest sa mga changes dun sa latest driver, di ko na pinapalitan. Swak to para sa akin kasi yun nga, tamad ako. And it takes some time to download drivers, to update. You need to, para malinis yung pag-install ng bagong drivers, you need to uninstall your new ones. So this last advice is perfect for me. Tamad nga ako, ayoko masyadong i-update. Pero okay lang yun because updates these days are kind of iffy. They might do more harm than good. So ayun, good tech advice that I really don't follow for myself. But I do really suggest that at least you try to follow yung sa grounding prong. Yun, mahalaga yun. So save yourself injury. Ang dami-dami pang tech advice out there. And most of the time, kung galing naman sa reputable source, it's good to follow. Pero either outdated na yung advice, or kung tamad ka lang, sometimes, pwede mo namang hindi sundan yung tech advice. Whatever works for you, whatever works for your system. Thanks for watching. And thank you to our top fans. Na-afford na namin itong upuan na to. Hindi, joke lang. Thank you to Lia Magnaye, Ian Meru, ITX Addict, John Ruben Ocha, Christian Espinosa, and Rafael James. Thank you for supporting the channel.